Test mic. Ayan. Hoping na mag-work itong lapel natin as I am more comfortable sa lapel. So, good morning sa inyo lahat. We welcome you sa ating Scripture Alone Baptist Church Sunday School. At alam nyo, sa ating pag-aaralan, may bago tayong series. I have entitled it Priorities of the Ministry. Kumbaga, isipin natin kung tayo ay isang pamilya, pag-uusapan muna natin ano ba yung mga priorities natin bilang isang pamilya. At una, gusto ko munang i-address na natutuwa ako na may mga non-members tayo dito, fellow Christians, o kaya uma-attend kayo sa mga churches, visitors namin kayo. Tinuturing namin kayong parang mga pinsan, kamag-anak, kapatid, sa malayong lugar, bumisita sa tahanan namin. But then again, you found us na may county kaming pinag-uusapan. Hindi naman regularly na pinag-uusapan, but it is something that for the testimony of to the world and integrities, for integrity's sake, we are talking about these things even sa Sunday School. So I hope na sa pag-aaralan natin, magawa ko yung trabaho ko bilang pastor, and then after nito ay saka na ako manahimik at deacons na ang bahala. Because ang ating lesson for this particular Sunday would be priorities of the ministry of the word. So ayan, the official ministry of the word. Lord willing, titingnan din natin ano ba yung priority ng pastor mismo sa mga susunod na linggo, ano ba yung priorities ng mga deacons, ano ba yung mga priorities ng mga members. But for now, ang pinaka-pressing issue sa SABC right now is the issue of practical concern pagdating sa budget. So as you all know, magkakaroon tayo ng adjustment. So unahin ko na kayo. This is that time of the year na matagal natin siyang hinintay. At ito na nga, dumating na nga itong si Jose Marichan. He now is one of those people that reminds us sa paparating na Christmas time. And you know, pagdating sa Pasko, para sa akin, this is one of the most expected times ko, because mula nung bata pa, kakaiba talaga ang feeling ng Paskong Pinoy. But then again, we understand also kapag kayo'y tumatanda na, lumalaki na, lalo na if you are working at mga ninong-ninang na kayo, nakikinsta ninyo na no, yung commercialism na commercialized na masyado yung Christmas to the point na isa na daw ito, o ito na yata ang pinaka-mawaldas na panahon ng taon. Pero ang pagwawaldas, kung winawaldas mo naman yung sarili mong pera, wala namang problema. But then again, when it comes to the government, pag nagwawaldas tayo na salapi at nami-mismanage natin, nagiging issue to ng graft and corruption at ng mga iba pang bagay. But then again, sa church, mas lalo dahil ito ay pera ng Panginoon. Kaya naman, bilang pastor, bahagi ng trabaho ko ay i-oversee ang lahat ng bagay, at bagamat may mga diakono tayo na nag-aasikaso dito, trabaho pa rin ng pastor na pag-usapan ito at i-lay out sa inyo ano ba yung magiging magandang direksyon ng iglesia natin. So kung kayo po ay mga bisita namin o hindi kayo bahagi ng covenant membership ng SABC, we welcome you. I believe may matututunan pa rin tayo dito sa bagay na ito, because this is biblical. So sabi ng 1 Timothy 5:17, 18, "Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. For the scripture says, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain, and the laborer deserves his wages." To be honest, I have not yet preached from this passage. I have not yet preached in my whole ministry. Mula nung nag-preach ako noong 2002 about Malakay 3:10, I have not preached sa mga text na ito, but I have used them extensively sa aking teaching because it is part ng aking trabaho. Now, let me call this fork on the road. You all know, lalo na mamaya sa ating covenant meeting, SABC will experience a providentially serious practical concern. Why? Because for the first time in a decade,
we will decrease our budget by cutting some expenses. So this is what will happen starting September 2022, and it will happen for the first time na yung budget usually, di ba, hinihingi nga ng Marcos administration ilang dagdag na billion. Pero tayo, for the first time, we will decrease after a decade yung ganitong bagay. But tingnan nyo yung ginamit kong words. There are those words kanina na serious and practical concern. At nandun yung word na providential. So, why did I call it providential? Providential ito dahil we did not even force this to happen, but only came to us as shown clearly by the resources God regularly and consistently gives to our church this year. Eh, kumbaga, hindi na natin kailangan maghanap ng sign mula sa langit. This is what is going inside our coffers. So therefore, we have to respond because we interpret this. This is what God gives to our beloved church. And this is serious. Baka isipin, budget lang naman yan. Bakit masyado serious? Diba, ministry nyo, pangangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, kahit sa pamilya ninyo, ang pinaka-seryosong bagay, diba, yung pagmamahalan, pagkakaisa. But then again, you experience things that you have to sit down and talk about your budget. Pinag-usapan nyo na ba kung sino magbabayad ng Pelco bill ninyo? Dahil napakamahal na. So, temporal issues like budget can bring conflict, tension, and myriad of problems in the spiritual ministry of the church if we do not attend to this. Nakikita nyo to, nag-aaway minsan magkapatid, nagtatampuhan. Bakit? Kasi ikaw ang may magbabayad dapat dyan, itong water. And then, what will happen is kung hindi ito na-address, eto nga ang nangyayari. Let me share to you, by the way, ito pala. Practical concern. Though practical, it is still a church concern and therefore requires the pastoral leadership to address this to the covenant family of our church. So kung mapansin nyo, may deacons tayo, pero the deacons, they are not the overseers even of the practical matters of the church. Ang pastor pa rin at ang mga deacons ang namamahala under the oversight of the pastor. So trabaho pa rin nung pastor ang bagay na ito. Kaya sabi sa Acts chapter 6, tingnan ninyo, no? Very practical ang problem, pero naging result nito, conflict sa church. Sa unang beses na makikita natin yung word na deacon, sabi sa Acts 6:1-6, "Now in these days when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution." Mapansin nyo, nane-neglect ang mga widows, kailangan ng tulungan, yung mga nangangailangan. Very practical issue, but what happened? "And the 12 summoned the full number of the disciples and said, 'It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Holy Spirit, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word.' And what they said pleased the whole gathering." Sabi nila may problema, pero thousands na ito, hindi na po pwede na ang mga pastor o mga 12 apostles ang aasikaso. So, kinailangan ngayon na create, according sa commentators at scholars dito, yung office ng deacon, at ito yung wisdom ng Diyos. Hindi pwedeng pabayaan ng pastor, ng mga pastor, yung pananalangin at pag-aasikaso sa ministry ng word, at sila ang aasikaso sa mga practical na problema ito. May itinalaga ang Diyos. Napakaganda nung deacons conference namin nung Monday, no? In-emphasize, no? Bakit kailangan ng mga deacons? Because of the humanity of the shepherds. Apostle na ito, super Christians na kung tawagin natin, yet kinailangan pa rin nila ng mga deacons because they're still humans. So which means, kailangan ma-address. And then, sabi dito, the whole congregation was pleased and they chose Stephen, man of full of faith and Holy Spirit. So therefore, nandun yung qualification. And then, they set before the apostles and they prayed and laid their hands on them. So, therefore, part of the pastor's calling is to deal with the financial life of the church in a way that is forthright but seldom, inviting trust but assuming understanding. Okay? So ito yung gusto kong maging spirit natin at attitude, no? Gusto ko, bilang pastor, trabaho ko po kasi ito, hindi trabaho ng mga deacons ang magturo about this. So let us deal with the financial life of this church in this forthright,
Ang ibig sabihin ng forthright is diretsahan pero honest. Pero dapat seldom. Hindi nyo naman siguro ako naririnig na nag-preach. In fact, nagiging awkward na nga sa amin pag-usapan to kahit part na ito ng trabaho kasi hindi namin gustong tinuturo at ayaw namin paulit-ulit. And then, it should be inviting trust. In other words, dapat ma-appreciate natin that whenever pastors are doing this, they are just being honest and pinapakita nila na wala silang tinatago on this matter at ina-assume yung understanding. Now, yung aking kaibigan na Presby, gumawa siya ng blog niya at in-entitle niya si Reverend James Briner Chu, ang kanyang title is So I Ask My Elders for a Raise just this year. 31%. So I have to be honest, sabi niya sa article, having reached the end of this article, I still feel somewhat awkward writing and speaking about this subject. Perhaps this is because I am not an unaffected observer, but someone who is deeply invested in this topic. But a part of me also knows that this feeling of awkwardness is illegitimate. This is a subject that the Bible does address and thus is well within the purview of my teaching ministry also. It is an important subject that church leaders and members should be talking about and giving due consideration to. So, which means I am not violating, any rules or policies sa church natin. In fact, I am fulfilling one of my tasks. Sabi nga niya, yung awkwardness na nafe-feel ng mga pastors, it's illegitimate because sino magtuturo at sino mag aasikaso nito. One of the things that I have learned from our seminary sa GMA is when our principal told us, in the matters of finances in the church, walang ibang dapat gumawa ng kundi yung pastor. Kung hindi mo kaya na kaharapin ang iyong members, talk about this matter, then you have no right to ask other people to do it. Therefore, you should be the first one to do it. So, ang ginamit kong word is forthright but seldom. Bakit forthright but seldom? Like a family, we need to sit down and talk about this matter for the sake of our family. Diba? Nagkakaroon ng adjustment. Nung nagkaroon kami ng death sa family, we were forced to sit down. We arrange yung paano yung pag-support sa mother namin dahil nagtatrabaho yung tatay ko. So, wala na siya ngayon, wala na matatanggap. So, what will happen? Who will support and who will take care of these bills? So, parang ganon. But remember, these things are not expected to be nightly conversations. Hindi dapat ito bukang bibig sa pulpit. Kaya kung mapansin nyo, hindi natin ito nagiging topic. At ang isa sa pinakayo ko is na kakaroon ng intrusion sa aking plan sa pulpit na pwedeng, alam mo yun, mapipwersa ka magturo ng napakatagal na series about giving. We should not do that because we want na pa-preserve ang pulpit, di ba, sa mga ganitong bagay. But then again, let me give you this. As your pastor, I want to invite trust, not doubt. But, ina-assume ko na maintindihan nyo because being members, pinasok natin ang membership, bahagi ito sa naituro sa atin. Tama? Minsan nakakalimutan, pero pinapasok. By the way, this is not a teaching about giving. Baka isipin nyo, at tuturo kami ng giving. Hindi po. Ang ituturo ko sa inyo is, papaunawa ko bakit ito yung direksyon na pinupunta natin. I-defend ko biblical. In fact, matutuwa kayo kasi ipapakita ko na ang isang option is, sige, magbigay tayo ng malaking pera. O kaya, isang option, eto. Itong ituturo, yung ikalawang option. Hindi natin kailangan na sakali ng mga tao, ilabas na ano. But, ang bibigay ko sa inyo is the biblical, what I see as your pastor, the biblical congruence sa salita ng Diyos. So, the pastor addresses this with an expectation of understanding, but with conscious distance from financial abuse. I mean, I should invite trust. Di ako pwedeng magturo na ito and then gagamitin ko to as an opportunity to financially disadvantage the church and to have personal advantages. Now, minsan magiging awkward kasi parang you're teaching na magiging pabor sa'yo, but that is part of the New Testament. Ang aking magiging appeal is the court of law would be the scripture. If it is in the scripture, I hope you will understand, but if it is not, you can rebuke. But I have a good quotation here mula sa aming lessons sa pastoral theology, sa mga sa GMA, ma-encounter nyo to. Napakaganda nito and I like this. Sabi ni
Thomas Murphy, as a general rule, the pastor should have as little as possible to do with the money affairs of the church. It is not his calling to manage them. He has no time for it and cannot bestow much attention on it, drawing away from the energies which ought to be concentrated upon his appropriate spiritual work. If he has much to do with such affairs, he will almost necessarily become more or less secularized. He will be in constant danger of involving himself in difficulties which will damage his usefulness, for what would be injudicious in others will be considered criminal in him. There are often in the church far better businessmen than he. Correct. If the people themselves conduct these important affairs, they will be more interested in the church and her work. So I want to invite your trust. I want you to know that I do not have access to physical money and even sa checks, sa mga pangalan, sa ano natin. Minsan lang ako nagpipirma when I receive my salary. I do not issue checks at ang mga deacons ang gumagawa niyan. My name even sa Board of Trustees ay wala doon as I am a compensated employee ng iglesia under the eyes of the government, at least sa kanilang kaalaman. Okay? So gusto ko sabihin sa inyo, while we do these things, na nag-invite ako ng trust, and also assume ko na inauntayin din natin, this is a church covenant, ha? Hindi po ito club, hindi ito Pilipinas, na pwede tayong basta-basta mag-comment at parang magmura sa public at magparanig. This is not a secular organization which operates on doubt and distrust. We should operate, sabi nga ni Pastor Seveses noong Monday, ang mga deacons, they are not check and balance, they are not there to have a check and balance, they are not separate powers, at ganun din ang iglesia. We are one united covenant community, okay? So, having said that, what do I want to do sa direction natin? Ayan, dalawang bagay. Gusto kong ipaunawa sa inyo as your pastor. I have been here since 2002 sa church natin. I've become the leader of the church since 2008. We covenanted the church. I have become your pastor since 2011 ng November. So, Lord willing, it will be my 11th year as an ordained pastor this November, Lord willing. Let me tell you the story of SABC. Ang gusto kong spirit ay ito. Thank God for the abnormally plenteous years. Okay? So let's have a positive spirit. Ano yon? For many years, we have been unusually blessed by God with plenteous provision. Do you know that? Are you aware of that? Kung mapapansin ninyo, bakit nasa third class municipality o second class municipality, pero bakit may 1,000 square meters? Ang tawag pa nga namin dito, millennium lot. Bakit may church vehicle? Bakit may office? But may mga ganitong operations ang iglesia? Because of this, for many years, unusually blessed ang SABC with plenteous provision. Why? There are two key components. Number one, there are faithful members who generously give. And until now, napakarami ng mga to. In fact, may mga iilan na sobrang generous sa pagbibigay that I'm very thankful mula noon hanggang ngayon. So therefore, they are partners in the ministry on this matter. So may mga members tayong ganyan. But did you know na meron din tayong non-members who generously give? Even without a covenant obligation sa SABC, God has graciously used outside donor or donors to fund our ministry. For example, nung nagpatayo kami ng sawali lang yan, naglalak kami ng 50,000. A church from Manila, hindi siya Rebap, Bible Bap, siya gave us 50,000. So, itong mga churches na ito ang ginamit ng Diyos. But, ang pinakamalaki ay yung donor na itatago na lang natin, i-anonymous na lang natin. So, for many, many years, God has used this non-members. Ano yung dapat nating maging point dito? Well, ito, we thankfully receive any help to our ministry without abandoning the normal biblical mandate of the church to fund itself. It should not be the state or donors outside na magpa-fund sa church na tayo ang nakikinabang. Diba? Hindi naman pinapastoran yung mga taong ito sa labas. Ang pinapastoran, ang pinapakain, ang nakikinig ng sermon, yung mga nakikinig dito. Kayo, tayo, kasama ako. So, kasama rin ako sa mga nagbibigay. Diba? So, therefore, gusto kong ipakita dyan sa inyo, eto, biblical mandate natin ito.
Sabi ng 1 Corinthians 9:7 and 14, who serves as a soldier at his own expense, who plants a vineyard without eating of any of its fruit, or who tends a flock without getting some of the milk. Sabi sa verse 14, in the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Sinasabi diyan, sino ang sundalo na bibili ng kanyang mga gamit, armas, sa sarili niyang bulsa? Hindi, magpo-provide nun ang gobyernong pinoprotektaan, pinaglilingkuran niya. Sino ang may karapatan na kakain ng fruit? Yung nagtatanim, yung may-ari ng vineyard. Sino yung makikinabang doon sa milk? Yun sa may-ari doon sa sheep. Ang ibig na sabihin doon, yung laborer, nagtatrabaho siya, it is just right na siya ay i-compensate nung mga taong pinaglilingkuran niya. That's just how it is, okay? Tapos sabi niya, in the same way, Levitical parallel yan. Sabihin sa Old Testament, ang Levitico, sinabi niya, mga Levita, wala silang ibang ginagawa, kundi asikasuin ng templo, pero work na nila yon, yun yung binigay ng Diyos sa kanila. Kasi sabi niya, kung paano ang mga Levita, ganun din ang mga pastor. Those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. So, bigyan ko kayo ng comparison. Ay, hindi pala. External helps, therefore, are welcome. Tama? Alam mo namang tanggihan natin. May tanong nga, paano daw pag drug lord o corrupt politician na nag-donate? Hindi tayo magsosolicit doon. But anyone who comes here at mag-iiwan ng cheque, for example, 1 billion, hindi, biro lang, we will receive it. Diba? But we will not solicit to these people. But ang gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi nare-replace ang responsibility ng congregation. We can, of course, experience yung additional bonus na to, blessing, but that is not to replace us. And this is the practical consequence of Baptist Church autonomy. Tama? Kasi sa mga iba, katulad ng mga churches, mapansin nyo may mga malalaking churches, centralized kasi sila. Nagpopondo yung center nila, let's say ang Rome o kaya yung Commonwealth sa Quezon City, sa Iglesia ni Cristo, they fund, nagpapahiram sila ng pera. Ang autonomy ng Baptist, ayaw nila ng may politika na pinakikialaman sila, pero may kapalit yon. Yung independence natin, autonomy natin, ang kapalit nun is nadi-disadvantage tayo financially. Because wala tayong malapitan, walang magpapahiram, walang magbibigay ng building sa atin, because we will have a self-operation. We will operate sa sarili nating mga sarili, sa ating mga kamay. So gusto kong i-compare ito na ang Baptist Church ay para siyang pamilya na walang DSWD, walang angat buhay, walang NGO, walang relatives na regularly na tumutulong sa kanya. Kumbaga, ang pagiging ito autonomous ay tatayo ka sa sarili mong paa. Okay? So therefore, ang iglesia ngayon ng isang Baptist Church, talagang aasa siya sa ganito. Now, gusto ko, na mapuno tayo ng thankfulness, let me look back kung ano yung mga nangyari for the past decade. Okay, eto, number one. Alam niyo ba, we were able to operate with relative ease and generously supported the pastor. At ito, ang gusto kong maging ano, hindi ito lesson na magrarant ang pastor. Pagpapasalamat ako. Kasi, generously provided. At nakita past and present deacons, kung mapapansin nyo yung salary ng inyong pastor, bakit may ganitong benefits? Because they believe na dapat generously na compensate ang mga elders ng church. So therefore, ito yung nangyari sa nakaraan. At there was a time, napakaraming mga blessings, no, na they give you checks, mga deacons, to sponsor yung buong taon ng iyong anak sa pag-aaral, and those years ay talagang malaking blessing. Halos, no? Alam nyo yan, honest kami sa inyo, wala naman kaming ibang work. Kumbaga, we can work, pero full-time kasi ang tinuturo na scripture. So, whether anumang meron kami, it is because of our work in the church. So, that is how we operated sa mga nakaraan. Number two, we were able to purchase our present church lot. Ang value na ngayon nito ay nasa mahigit 5 million na. Ang worship hall natin, yung lupa pa lang yon, then yung office, yung vehicles natin, we were able to purchase this. If we will rely sa ating present situation ngayon, we will never be able to purchase this. Kaya nga, sabi nila, yung mga nasa maintenance dito, sila Atilita, at yung mga deacons, buti na lang nakabili na tayo noon. And by the way, kayo mag-alala, nakapangalan yan sa Scripture Alone Baptist Church of San Simon Incorporated. Okay? Dami pa yan. Vehicles, and then,
Number three, we were relatively generous in our benevolence ministries. Finances, minsan pati general checkup, medical. Sabi ko, nagbibiro ako, noon may umubulang na miyembro, sige, padala ka na ng tulong. Because benevolence is a very important matter. Minsan may member tayong na aksidente, kailangan magkaroon ng surgery, at you know, we had decided, kami mga deacons and the pastor, kailangan mag-down. We the church gave 60,000 all at once with that night. And with the ano ng iglesia. This is how generous yung SABC. Hindi ito biro-biro. We even paid some electric bills ng mga members. We even gave sa mga pangangailangan nila. Ang gusto ko ipakita sa inyo, anuman changes ngayon, hindi kami ginagawa ng masama ng iglesia. Nabuhay kami at nabuhay tayo sa plenteous years. Alam nyo yan, mga members, even though hindi nanggagaling sa sarili ninyong pocket yung mga bagay na ito, but nasusundo kayo at almost pinipay yung maraming mga bagay sa iglesia. Pagdating nga ng mga taga-ibang lugar dito sa atin, nagtataka sila, ah, libre to, ah, ganito, ganyan, because they are used to for paying their own. Diba? Yes, pumupunta nga kami sa mga conferences and sometimes we give pa yung kakainin ng family kasi iwanan nyo mag-attend ng conference. So that's how we do things before. We were able to accommodate 2 to 3 church staff workers and give gifts even to volunteers. Meron pa kami nung Servant Sunday. Mimigay kami nung diba, rice cooker at yung mga tawag dito, mga appliances, microwave. Even Deacon's Day, we have Pastor Sunday, we have many celebrations dati. We appreciate yung mga nagmi-ministry, even volunteers. Kaya natin na magkaroon ng 2 to 3 church staff and workers. We even shared our blessings to other churches. Some may church sa Cambodia na nagtatayo ng church building. We talked about as deacons. Then what we did is we sent 30,000. That's how we help. Yung missions, ang missions fund natin noon is gabundok. Yung pastors at mga missionaries when they come here, to the point na ang testimony ng SABC sa buong Ribap community is gusto nilang dumibisita dito. Pag nagko-conference, okay po pala dito, no? Ganda mag-conference kasi yan, narinig ko si Pastor Noel, pero masarap din ang pagkain. Tapos, sabi nung dito, paborito nilang pumupunta kasi napaka-generous na nila sa church nila. Tapos sabi niya, testimony nila, meron pa palang i-generous. Meron pa palang pagiging mas magiging hospitable nung nakita nila ang SABC. That's the brand ng SABC that we had before with our deacons before and of course ang mga deacons natin ngayon. So I'm a thankful and grateful pastor with this. So ang lesson, with grateful hearts, we glorified God for these plenteous years, yet abnormal years for our church, and anticipate with humility, hindi ko binanggit dyan yung lean years ng Joseph, no? Plenteous, and then yung lean na 7 years, eh baka magmalimus tayo, hindi. Ang tawag ko dito, normal. So, ito na yung new normal starting September. So, let me say this, that thank God for the abnormally plenteous years before, but to be honest with you as your pastor, I have seen this already coming noong January pa at ng mga ibang buwan with the help of our people dito sa church, ng mga workers, but may God guide us for the future normal years. Okay? So, ito na yung normal years natin at eto. Anong gagawin natin with the expenses na napakalaki, with the budget na ganito, napakalaki dati? So, bilang pastor, responsibility ko, again, I will not pass this burden to the deacons. This is my responsibility. The pastor should cast his vision to the church on the financial side of the ministry on the premise that it is according to the Bible and in consultation with the deacons. So, ano pong pag-uusapan natin dito? Nag-usap na kami ng mga deacons, nag-usap na rin kami, even yung mga workers na kasama ko sa mag-a-adjust. So, as a token of adjustment, hindi ko to sinasabi na, oh, kayo mag-adjust, kayo lahat, ako hindi. In fact, ang inyong pastor ang nagpasimula na, okay, let's adjust. And as a token of my seriousness, I am pinut forth ko, touch my compensation, pakialaman natin. So, kabagamat ito ay lesson na parang ito yung priority, pero mangyayari is mag-a-adjust ang marami. Kaming lahat na nagtatrabaho sa ministry ngayon, mag-a-adjust, including me. So, meron position at opinion
na lumalabas. Ano ang gagawin mo, pastor, o kayo, mga members, if this will happen sa ating iglesia? Let me tell you kung ano yung mga choices. Para sa akin, ang una, this is very wrong. Para sa akin, this is wrong. Ang isang option is this. Why don't we rally now the members, sakalin, and give such, palabasin natin yung amount na lumalabas nung plenteous years. Challenge ko kayo, tapos mag-preach kami lagi. Sundin ko yung sinabi nung isang pastor sa akin nung hindi pa ako reformed. Preach giving twice a month. This is wrong. I will never do this. I will not desecrate the pulpit on this matter. But I'll give you a better option, which is my vision na tingin ko biblical. And this is it. I will teach the members to give generously, but, and then I will budget prudently according to what will be the average capacity of the congregation. I think this is the better path. Tama? Hindi yung sakalin natin, pilitin natin na maabot ito. Hindi. Ang trabaho ko, ituro ko na dapat magbigay tayo faithfully, generously. But then again, ang mangyayari, kung ano ang lalabas sa ating income, yun na yun. Yun na yun ang binigay ng Diyos. Interpret na natin yun. Yun na yung providence ng Panginoon. Hindi dapat natin pipilitin ng pipilitin at uubusin lahat. Yayakapin natin lahat. Hindi ito ang tama. Kami rin na may danger. Hindi rin namin alam if we will still be employed after January, after December 2022, di ba? So, ano yung sinabi ko sa inyo? We must live within the means. Oh, eto yan. We will live within the means. Yun ang option ko. No? Mga singles, alam nyo yan, di ba? Live within the means. So, the pastor with the deacons and congregation must all unite in accepting the change that providence has brought upon the church in a theological manner. Not sinabi ko theological manner kasi maraming mga option at suggestion. At ang magre-react minsan, ang concept is, ito yung nakikita ko sa government eh. Ito yung nakikita ko kasi sa aming organization, sa secular. Ito yung nakikita ko sa pamilya. No. The budget, bagamat walang technical at specific na biblical data on this, but we should apply biblical principles. So, theological dapat ang approach. So, anong magiging issue dito? Kasi nagkakasundo naman tayo. Sige, kailangan ganito. Ang mangyayari is this. With meager resources presently, ang iglesia natin, how does the church create a budget in accordance to the principle of the Bible? So, let me give to you some approaches. Pakita ko muna sa inyo yung mga bad approaches. We can approach this emotionally. So, may maliit na budget. Let's approach this emotionally. Uy, kawawa naman yung mga members natin na nangangailangan. Why don't we just give yung pera natin sa mga nangangailangan members? Kawawa naman. Kaya nyo ba yan? Nasasakyan kayo bilang mga leaders, pero yung mga miyembro ninyo ay naghihirap. You know, this is a popular sentiment sa welfare democracies at sa generation natin. Nag-a-appeal ito sa sympathy sa mga mahihirap. Kasi nga, di ba, sayang naman ito, bigay na lang sa mahihirap. Ang equivalent nito, di ba, naririnig nyo minsan sa democracy, wag nang swelduhan ang mga congressman. Wag nang swelduhan ang mga presidente. Tingnan natin kung may maglilingkod. Ibigay na lang daw sa mahihirap. Yung Dolomite Beach Project, ganito, ibigay na lang dapat, pakainin. Di ba? I mean, kung unwise yung Dolomite, tama naman na mas may magandang pupuntahan. Pero you all know na hindi po pwede maging welfare ang state. Hindi pwede maging welfare ang pamilya ninyo at ikaw. Diba? So, ano yung sabi ni Pastor Cervezes nung Monday? The church is not a DSWD. It is not a charitable and social institution. At alam nyo, sa Bible, may isa lang na nagsuggest nito sa Panginoon na ibigay na lang sa mahihirap ang pera ng ministry. Si Judas. But not because he cared for the poor. Diba? So, malinaw yan na si Judas ang na gano'n ito. So, anong ibig ko sabihin? The church recognizes the plight of the needy at dinidil na ito through benevolence. So, may benevolence ministry pala ang church. Pero, ang tanong, ang ministry ba ng benevolence, ito ba yung priority ng iglesia? Oh, we will try to understand it. So, that is the emotional approach na kawawa naman. Meron pang isa.
Ayan, but the benevolence ministry is not the priority of the ministry. It should only be subservient or secondary to the financial priorities of the church. So, naintindihan po natin? So, nagsusupport tayo. Benevolence, papakita ko mamaya, biblical yan. Dapat gawin natin at dapat maging isa sa main priorities ng church, pero hindi yan ang main, pinaka-priority ng church. Next, ano yung una? Emotional approach, ito, socialist approach. Ang socialist approach, why not lessen or equalize ang mga bills or yung pay ng iba? Baka kasi may nagsasabi dito, masyado na mataas yung sa elder, tapos yung mga work, ipantay nyo na lahat, tapos para pantay-pantay, sabay-sabay tayo, at you know, fair. So, fairness ito. This is actually the easiest and most simplistic solution because it appeals to fairness. But you all know that equality does not exist in this world if you try to understand yung nature ng work at ng job description at ng mga offices sa kahit saan, di ba? So, therefore, ang mangyayari, i-decrease daw ang salary at ang budget expense ng church, lahat, mababawasan lahat. Now, mukha lang siya easy, magandang pakinggan, pero actually, it does not reflect biblical text. Bakit? Ang problema nito, it treats all items in the budget as equally important. Walang gradation of importance. Ang church, may gradation of importance siya. Meron siyang kayang pakawalan, meron siyang hindi kayang pakawalan. May kaya siyang i-give up, may kaya siyang hindi i-give up. May kaya siyang bawasan, may hindi siya kayang bawasan. For example, yung kuryente natin na 16,000, di mo na pwedeng bawasan yan. I mean, you are forced upon it. Diba? So therefore, it is the job of the deacons ngayon na make sure pag gumawa sila ng budget niya, approve ng pastor, i-see to it niya na itong pera na ito is kakasya para dito sa kuryente because you cannot turn your back on it unless na lang magtitipid tayo, but you know that's very subjective. So the meager resources of the church cannot accommodate everything and everyone. Yun ang gusto kong ipakita. Tama na yung panahon ng plenteous years that we try to do so many things. Let us face the mirror. Let us accept with humility and thank God we have been blessed for many years with plenty. But there will come a time that we have to face the reality. The reality is this. We cannot accommodate everything and everyone. It necessarily needs to choose its priority first if it wants survival and stability. Kung gusto natin maging stable ang budget, ang finances natin, we have to understand this. Diba? Meron na nga nakita, diba? Hindi ba kayo, kayo napapansin? Yung mismong nasa finance team, dahil nakita na niya ito, nag-sacrifice na, nag-resign na, bagamat ang budget is hanggang December. Because she saw itong bagay na to. And for that, I commend her. Diba? Kaya hindi na namin siya pinigilan. Bakit? Meron kasi tayong theological approach. At ito ang biblical. Ang theological approach is this. We cannot accommodate everyone and everything in the church. But why not prioritize funding the primary purpose of the church? Magandang tanong, di ba? Ano ba yung purpose ng church? Ang purpose ba ng church, kailangan magkaroon ng air-conditioned building? Kailangan ba magpunta tayo sa mall? Kailangan ba ito ginagawa? Kailangan ba binibigay ito? Kailangan ba may libreng food para sa mga ganito? Let us ask, ano ba yung primary purpose ng church? So, pag nalaman natin kung yung primary purpose ng church, with humility, let's dun ang magiging priority natin. And this solution asks first why the church exists and what is its primary mission. Ano yung pinaka-primary mission niya? Yung primary mission niya is to employ ang lahat ng mga unemployed sa iglesia, then we will do that. But it is not. Diba? So, if the church primarily exists for the preaching of the word, then alam natin ngayon kung saan didiretso dapat ang purpose, ang funds ng iglesia. Alam natin ngayon kung ano yung pakikialaman at hindi pakikialaman. Alam natin kung ano yung pipreserve, igigive up, hindi igigive up. Okay? So, syempre ang tanong, maganda yung paliwanag na yan, pero syempre gusto pa rin namin, biblical. Actually, hindi lang biblical ang ibibigay ko sa inyo, mga kapatid, tatlo. Scriptural, confessional, covenantal. Aware ba kayo na yung tuturo ko ito galing sa Bible, nasa Confession of Faith ng 1689 at nasa Church Covenant na nire-recite natin. First, scriptural. Sa 1 Timothy 5, in-enumerate ano yung two main expenditures ng church. Alam nyo ba, biblical to. Ito yung dalawang expenditures ng church.
That's all. Sa 1 Timothy 5. Ang binanggit niya sa una is benevolence. Sa chapter 5 verses 3 to 16, ang sabi niya, let help yung mga nangangailangan at wala nang malapitan. At nirepresent yan ng mga widows. Bakit? Ano ba itong widows? Sa verse 3, ang sabi ng Bible is honor the widows who are widows indeed. I-honor mo daw yung mga truly widows. So, therefore, ano yung honor dyan? Yung honor na Greek word is tima. Ang tima does not only means respect or honor, kundi material provision. Kung paano mo ino-honor ang magulang mo, mga singles. Ang magulang, pag sinabi na honor your father and mother, hindi nawawala yung pag may asawa ka na. At isa sa pag-honor sa magulang, kung nakikita mo nangangailangan ng magulang mo financially, you ought to help your parents financially as part of your honoring. Ganon ang Old Testament maging sa New Testament. Diba? Eh, syempre, kung well-off sila, kaya nila sarili nila, wala ka namang obligasyon. Pero kung nahihirapan sila, part of your honoring is to provide material provision. Okay? So, dito, ang widow daw kailangan suportahan. Eh, may widow tayo dito, but wala siyang support. Diba? Kasi po, there are, as sabi dyan sa verse 5, she who is truly widow left all alone. Well, nakita nyo, napaka-strict niya. Lagi niya sinasabi, dapat totoong widow. Dapat wala na siyang maasahan. Tapos sa verse 14, so I would have younger widows marry, bear children. Oh, yung mga batang ano, namatayan ng asawa, mag-asawa kayo para may maging sponsor sa inyong pangailangan, hindi mababurden ang church. Diba? So, there are strict parameters before a member or widow is officially supported. Isa nga ito sa magkakry ng reform. Ang church po, hindi ito parang bigyan kita, pero dapat palitan mo ng ano. Pero kailangan qualified ka to receive support, regular support sa iglesia kasi this is the money of God. Hindi ito nanggagaling sa taxpayer lang ng Pilipinas. Diba? Kailangan kung nakaka-receive ka, merong kang qualification. Tingnan nyo sa verse 16. If any believing woman has relatives who are widows, let her care for them. Let the church not be burdened. So nakita nyo, ang widow pala, hindi porke widow siya, isponsoran na siya. Or yung member, ang isponsoran yung wala nang malapitan. Kasi kahiya-hiya, kapag may anak siya, may kapatid siya, may pamilya pa siya, pero ang nagpapasponsor siya sa church, hindi sa sarili niyang pamilya. So, sabi ni Pablo, you are worse than an unbeliever kapag ganon. So, dapat ang pag-support ay para hindi ma-burden ang church. Kumbaga, last recourse ang iglesia. That it may care for those who are truly widows. So, therefore, the principle is that the church should be unnecessarily burdened. Ito yung principle. Hanggat mare yung funds ng church, wag natin unnecessarily unang pupuntahan. Dapat unnecessarily i-unburden natin siya. Yung madi-disadvantage ang iglesia. So, ito yung dapat natin gawin at dapat bantayan ito ng mga deacons. No? Sabi kasi dito sa 1 Timothy 5:9, let a widow be enrolled if she is not less than 60 years of age, having been the wife of one husband. Napakaraming qualification para matanggap ka dito sa support, benevolence, so pagtulong. So, therefore, benevolence is this. Benevolence is helping the genuinely needy or represented by the widows. Benevolence is a legitimate expense of the church. Pero secondary lang siya. Nandito ba siya? Ayan, nawala. So, ayan. Secondary lang pala ang benevolence. So, kung secondary siya, ano ang primary? Ayun, yung kasunod po sa 1 Timothy 5:3 to 16, eldership. The elders who rule well are to be supported with aim for full-time capacity. So dito medyo nagiging awkward na on my part because I'm very invested on this because I'm an elder, 'di ba? Or I'm the elder. So, ang sabi niya dito sa verse 17, double honor. Ano yung double honor? Nung kami ay hindi pa reform, ang double honor is ginagalang mo daw yung magulang mo, single honor, double honor. Hindi ganon. Tima is support, ganito yan. Kung sinusuportahan nyo yung widows, doble ngayon pagdating sa pastor, which means sila yung priority ng funds ng iglesia. Diba? So therefore, it means support that emphasizes priority. Eh, sinuportahan nyo to, pero the church is para dito sa ministry ng word. At sino daw, by the way, si Waldron, sabi niya,
What then is double honor? Two clues unlock the meaning of this unusual phrase. The first is the use of honor in verse 3. Note the connection with verse 17. Widows are to be honored financially. Elders are to be doubly honored financially. The second clue is the use of double in the New Testament. Double is used figuratively to indicate amplitude or great extent. Double honor then is ample material or financial support. So in other words, it is a support na hindi tinitipid. Ito ay isang ample, well-compensated na support. Okay? So, ang sinong susuportahan? So, kung plurality of elders, ang elder na nagrurule well. Elders whose office they diligently perform. Kasi po ganito yan, no? Nung na-ordain ng pastor, kasama sa pangakong binigay ng iglesia, is you are promising to those, to that pastor that you have ordained, that we will take care of your family. Kaya ang financial commitment nandon sa elder na nagrurule. At syempre, kailangan nagrurule siya, hindi siya tamad, no? At ang ibig sabihin niyan, diligently nagpe-perform siya. Rule well. Tapos, especially those who labor in preaching and teaching, in-address ito noong Deacons Conference on Monday, consideration daw ito ng amount of loads ng elders na kikerry and perform sa US. Tinitake pa kung gaano katagal na yung pastor should not be nagstay yung sweldo niya 5 years ago, 10 years ago, it's the same thing. That would be unfair sa ganung bagay. Kaya may mga deacons na aasikaso dito. So ang point ko dito is compensating the elder well is the first financial commitment of the church. Mga kapatid, hindi naman ako naging pastor kagad. Naging second man din ako. Naging assistant din ako ng pastor. Even I was not yet a reform. If I can tell you, if I am not a pastor that, you know, ako yung magtuturo nito, I will also still say the same thing. Because I was content with 500 or 1,000 pesos nung ako yung assistant pastor, and then my pastor, he receives the full support ng ganito. Because I understand, ang financial commitment ay doon sa inordain. Kasama kasi yun sa usapan. Diba? So, therefore, this is the first financial commitment of the church. Pakinggan nyo, sabi ni R. Kent Hughes. So what is an honoring stipend, a fair wage? As a rule of thumb, pastors ought to be paid on the same scale as others in the congregation of the same age, education, level of experience, and responsibilities. They should not live above or below their congregation, and it is generally better for the church to err on the plus side. Kung mag-e-err tayo, huwag tayo mag-e-err sa stinginess or yung pagiging miserly, maramot. Mag-e-err ka sa side, sabi nga ni Pastor Seveses, sa side ng generous, because in-expect mo the pastor is mature enough to take care of the stewardship na binibigyan ng Diyos sa'yo. Kasi meron daw mga iba na members, ay, huwag natin hayaan mag-ano si pastor, baka matukso siya. Kailangan magkaroon siya ng suffering. Huwag mo naman sadyain yun. Diba? Ang principle ng reform na na-appreciate ko is this, commonality. Di maganda na siya yung nasa top. Kaiinggitan siya. Di rin ang pwedeng nandito, madaling matemp ang mga members na matapakan siya. So maganda yun nasa gitna. Depende kung ano yung natapos niya, ano yung ano niya. At syempre, sabi nga sa Deacons Conference again, the deacons should observe, kwentahin ilan ba yung pinapaaral niya, yung anak niya, at yung ganito. So, that is basically ang trabaho natin. So, pastor lang ba ang kailangan swelduhan? Syempre, ang issue dyan, ministry ng word. Ang priority ng budget is hindi magkaroon ng building, hindi magkaroon ng sasakyan. Hindi natin priority yan. Hindi natin priority magkaroon ito. Ang i-make sure natin yung word of God, na-disseminate siya, napoproclaim siya in a way na nagpapatuloy at mas stable. So, paano mangyayari yan? So, therefore, magpa-follow yung MOOE. Tama ba? MOOE? Miscellaneous and other operating expenses. Kasi to make sure the ministry would continue, kailangan may magbabayad ng bills, kailangan yung equipment, kailangan yung chairs, kailangan yung government fees, kailangan ng fuel, kailangan ng supplies. Diba? So, pag gumamit kayo ng tissue mamaya, you remind, kasama to sa MOOE na binibili nila DM at nila Dijon. Tapos, doon papasok, kaya ba na ngayon ng church na mag-benevolence at kaya pa na mag-embrace ng another employee. So, that is, should be the gradation na iisipin ng iglesia. So, therefore, the church should not employ full-time what it cannot properly compensate. So, mga kapatid, ito yung ina-approach ko sa inyo. Nag-usap na kami dito ng mga workers at they understand that, you know, matagal na namin itong alam.
Ang point ko lang dito, what I'm saying is this, huwag nating expect ngayon na magtrabaho full-time yung mga hindi naman natin kaya i-compensate. So which means, hayaan natin, palayain natin yung mga to. Kasi baka in-expect natin, araw-araw dapat nandito sila or ganun. Eh, yung binibigay natin, hindi naman siya pang full-time. Kaya nga, ito yung ini-insist ko. Dito sa church, hindi niya kaya magpasweldo ng dalawang full-time o tatlong full-time. Isa lang ang kaya niyang i-full-time. Until such time na magkaya niya, doon natin i-full-time at then require natin na araw-araw na ganito. Diba? So, kumbaga, ito yung kailangan nating gawin. So, sa 1 Corinthians 9:14, may full-time, lawful exchange. Ayan. Sabi sa 1 Corinthians 9:14, full-time, in the same way, kasi Levites yan. So, dapat ang papuntahan, hindi naman kailangan na automatic ay mag-ano tayo, magpupursu tayo kagad ng full-time. Pero ang direction, full-time. Kasi nga, in the same way, ganito ang mga Levites. Okay? So may mga pastors, nagte-tent making sa una, nagtatrabaho, pero alam nyo, limited ang time. Kaya sabi ko, pag nagtrabaho sila, dapat make sure na maintindihan nyo ng church, na hindi sila pwedeng i-require basta-basta na maraming trabaho. Okay? Next, 1 Corinthians 9:11, if we have sown spiritual things, is it too much if we reap material things? So, sa pastor, merong exchange ng sacrifice at ng ministry. Ang spiritual sacrifice, nagbubunga yan ng material na pag-care sa material needs ng pastor. And then, Galatians 6:6, maganda yung thought ni Pastor Cebeses dito, let the one who is taught the word share all good things. So, ibig sabihin ng share all good things is, ang ina-aim ng church is comprehensive support. It should not be support na limited or stipend or love gift na kung kailan siya magpipreach, doon lang susweldohan yung pastor. So, yan ang scripture, nakalagay sa scripture. By the way, sa 1689, the consequences of the duty stated in Galatians 6:6 must be emphasized. There are great spiritual consequences for better or for worse depending on the performance of this duty. The wicked and oppressive failure of most evangelical churches to support their pastors amply is at the root of much of the dearth and curse which is upon the professing churches, Church of Jesus Christ. Those who highly value the labor of the servant of God will find themselves blessed with highly valuable labor. Okay? So, living yung pangangaral. Next is confessional. Aware ba kayo na ang ating mga confessioners ay in-include nila yung material support ng pastors na hindi mo makikita sa ibang confession of faith? Wala ito sa Westminster at sa Savoy. Sabi ni Waldron, the thrust of paragraph 10 is the material support of elders in the local church. Thus, I want to isolate and concentrate attention on that subject. Such concentrated attention is perhaps especially warranted because only this paragraph of this chapter appears to have no pattern in any of the previous confessions from which the authors drew. There are, of course, not a few who have denied that an elder in the local church ought to be supported regularly, since such a view can have devastating results for the church. It is important to focus our attention on this point. The biblical evidence is mainly to be found in three classic passages. Now, alam nyo, ang tanong ko dito, bakit sa 1689 in-include nila ito? Bakit wala sa Westminster? Ganun. Ang tingin ko dito is because of Baptist polity. Independent, autonomous. Kailangan maging malinaw sa church na may responsibility kasi dati ang mga Westminster Divines, di ba, they are being, ang mga Anglicans, pinapasweldo sila ng Estado, ng King. It's the Church of the King. So therefore, may enough sila. Pero ang church ng mga Baptists, wala nga silang buildings eh. Kasi nga, wala silang cathedrals. May nakita ko yung Baptist cathedrals. Hindi, puro mga cathedrals yan ng mga reform. So, therefore, ito yung tinuturo nila. No? Ano yung binanggit sa Confession of Faith? Ito po. Yung church duty, and then, which is to share the pastor of all their good things according to their ability. Sabi dito, ito yung paragraph 10. The work of pastors being constantly to attend the service of Christ in His churches, in the ministry of the word and prayer with watching for their souls, as they that must give an account to Him, it is incumbent on the churches to whom they minister not only to give them all due respect, but also to communicate to them all their good things according to their ability, so as they may have a comfortable supply without being themselves entangled in secular affairs and may also be capable of exercising hospitality towards others. And this is required by the law of nature, by the express order of the Lord Jesus Christ, who hath ordained that they that preach the gospel should live of the gospel. So, sabi ni Waldron, isa ito sa pinakamagandang ginawa ng 1689 in terms of taking care of their elders. So, anong binanggit dyan? Ginagamit ko dito yung materials ni Pastor Noel.
Espinosa, all their good things. Ang ibig sabihin ng all their good things, ang mga members, they share all their good things. They share the necessities and normal conveniences enjoyed by members should be shared with ministers according to their ability. Hindi dapat yung hindi na kaya ng church, nagpapasupport pa yung pastor. Mali yun. Kaya nga, sabi ko sa inyo, medyo malakas ang loob natin ngayon kasi nga, sinimulan ko na at kasama ng mga employees natin, workers, na ibaba natin. So, kaming lahat mag-a-adjust. At a time na may inflation, us, kami, ang magbababa. And that is fine because plenteous years and before, this is just the normal. So, we are not complaining. We are thankful sa nangyari, okay? So, voluntary but proportionate to the financial capacity. So, kumbaga, ang take ko lang dito is, yes, willing tayo magbaba, basta make sure natin, alam natin ang priorities. Huwag na nating yakapin ang hindi na kating kayang yakapin. Yun lang, magiging masaya na tayo. Okay? So, ano yung measure of support? Ang measure of support, comfortable supply, sabi ng 1689. Ibig sabihin, basic necessities. No? Natawa ako nun sa tatay ko nung hindi pa ako reform. Huwag ka dapat mag-cellphone. No? Dapat yung cellphone mo, di ba yung mga pasto kailangan yung sira-sira at ano, yung kawa. Hindi po kailangan ganun. Hindi kailangan na top tier, pero kailangan yung basic necessities, may level of sufficiency, no? And then, by the way, may nakuha ko from OPC, Orthodox Presbyterian Church. This is not about raising, nagpapa-raise ako ng sweldo or ganun. Pero meron silang website paano kinocompute yung pastoral compensation. May tool sila. Sabi, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano kagastos ang gusto nyo talaga ng ordained elder. O ito. Realistically, the true cost of that factory worker, kasi pinagkukumpara yung factory worker at saka yung pastor, to their company in wages plus benefits could easily reach $80,000 or more. When our church member is asked how much he or she makes, he or she replies about $50,000. When he or she sees the pastor's total package with salary and benefits, they might think, wow, that's a lot of money. Not realizing that the church as an employer must also provide benefits. Thus, for pastoral compensation, a church needs to consider not just salary but also adequate benefits for a pastor to support his family. Okay? This is, after a decade, malagunang church for this kind of conversations. Okay? Tapos, without being entangled in secular affairs, we all know this, full-time ministry must be the goal. Pwedeng part-time, pero hindi po pwede na. O sige, mag-part-time na lang kaming lahat. May endanger nga. Yun yung iniwasan natin. Kasi, accept naman eh, lalo na kami, nag-Bible school kami, ng mga preachers dito. Tapos yung dalawa nating nagpipreach pa, inarap ko na sila. We do not have job vacancy, sabi ko. Pero we are very gracious, very grateful sa inyong maitutulong na support. Eh, sila na yung nagpipreach, sila pa yung nagpapamerienda sa amin. Diba? Sino kaya yon? So, capable of exercising hospitality. Diba? Nung may didiscipline tayo, saan pumunta yung ano, i-recover sa bahay ng pastor? And yesterday, nag-celebrate ng 2 months at isang buwan na lang ang hinihintay bago ma-restore completely. But you see, it was never an issue sa amin because we are so happy more than the additional expenses na may incur. Because why? You are supporting your pastor well in ways na kaya namin mag-accommodate ng bisita na hindi kami magtatanggi, di ba? Na hindi kami makapag-exercise ng hospitality. Okay. Again, sabi ng OPC, one of the challenges the pastoral compensation tool hopefully highlights is just how expensive it can be to provide adequately for a pastor with a young family. For obvious reasons, churches love to call pastors with young families but do not always remember how much it might cost to provide that family with appropriate salary and benefits, especially when factoring in health insurance and the federal poverty guidelines for a family. More than one young seminary graduate with a family finds himself in a difficult place economically, persuading himself that an initial call might work if the church budget grows in the next few years. Sipin niyo po, magpapaaral din kami, di ba? Pati si John. Kung hindi natin palalayain na magkakaroon sila ng freedom to work. At then again, ang maganda sa direction na to, sinabi ko sa mga deacons, make sure ang ating expenditures, ang ating expenses, ganito lang, ang ating income, ganun. Bakit? Para makapag-ipon. Para sa susunod, an additional elder. Mas realistic to. Kasi nakakapag-ipon tayo, at kapag nakapag-ipon, kaya. Pag kaya na magkaroon ng elder, mas realistic at sasabihin natin, starting 20, 25, o 30. Ganun ang magandang vision na nakikita ko sa iglesia. Diba?
And by the way, ang mga rebop, they operate in this manner. Hindi sila nag-ooperate in ways na marami silang mga workers na paid. Nag-ooperate sila sa ganitong bagay because this is how ang better sa rebop situation. And number three, covenantal. Sa SABC Church Covenant, nandyan yan, bilisan ko na lang, pero nakalagay dyan na sa covenant natin, part ng trabaho natin is we will sustain the teaching. Sinae, sa kanyang conclusion, kinuha ko to sa kanyang lesson sa pastor theology, paano magawa ang isang magandang budget? Provide teaching. Sabi niya, ang pastor dapat magpo-provide ng teaching. I'm doing this right now. Ikalawa, program budget. Kailangan may magandang budget. Number three, prioritize daw ang expenses, mga deacons. At number four, kailangan ng proactive leaders. Ang mga deacons na ang bahala nito. Pasensya na kayo, medyo napahaba. I have no plan of talking about these things sa pulpit uli. sa teaching natin, binira ko na lahat. Kasi mamaya, the deacons will present yung new budget natin na kaming lahat kaltas. At eto, we will live within the means based sa average for this year ng income ng iglesia. So the solution for practical ministerial problems is not always more money, more offering. But sometimes it is prudence and priority. Okay? Any quick questions or I hope walang violent reactions. Questions or thoughts? Yes, si Ron. Thank you, Digan. This Sunday school, ayun, at the same time, challenge for me and sa aming mga covenant member na mas maging faithful sa giving namin and sa tithes. And actually, sa Reformed Church ko lang na-appreciate yung giving and tithes dahil sa pinanggalingan ko, abuse na abuse po yung tithes and giving na hindi na sa center or na napopocus dun sa ministry of the word. And ayan, thank you, Pas. And mas nalinawan ako and enlightened this morning sa sitwasyon ng iglesia po. And glory to God po sa yes. Gusto niyo ng teaser mula sa budget na expenses natin ng mga 120,000, ay 50% sa inyo is wala na sa 100,000 ang expenses. So may 20 plus or 30 plus na nakat. Hulaan nyo kung saan. Mamaya, papipresent. You have to be here sa covenant meeting. So, kung 1 year yun, 20,000, that's how much, di ba? 6 digits yun. Bro. Thank you po sa lesson. May question lang po ako regarding dun sa benevolence. Kasi po, di ba, may mga understanding natin yung benevolence. Under din siya dun sa general fund natin. So, manage natin benevolence from the general fund. What would you say or ano po yung thoughts niyo about us members na nag-indicate directly ng mga benevolence to other members, kunwari, na hindi na dumadaan sa general offerings po? Hindi natin mapipigilan yon kasi personal decision ng member yon. Pero it should be informed giving. Ang aim ng member, hindi dapat sporadic giving lang. Dapat principled and informed giving para mas namamaximize yung tulong mo. Kasi, di ba, pwede kang i-take advantage at ma-abuse ng pagbibigay mo lang. Ito pala, nakatanggap na ito, may ganito. So, the best is, habang nagbibigay ka, na-burden ka, yes. Pero, try to talk to the deacons. Ito bang taong ito? Again, yan naman ang dapat gawin talaga. Kaya, just a moonwalk, may hospitalization policy sila. Pag na-hospital, ito lang kaya nilang ilabas para walang magtampo, ganito. So, dapat you talk to the deacons at alam mo, maghingi ka ng ganun. Pero, may right ka pa din. Ibigay mo kung kanino mo gustong ibigay yon. Basta, full ka sa giving mo sa church. Yung tithes mo, kung ano mang in-exercise mong uri ng giving. Yes, thank you, Vin. Meron pa po? Bago tayo.
Ayan. So ako, malaking blessing ito na bangkit ko to sa inyo. Makakapag-focus na ako ulit sa pag-ministry at we hope na mamaya na lang ang mga deacons pag nagsalita sila. Kumbaga, parang sila naman ang mamumroblema. So, ayan. Sige, yun lamang tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Panginoon Diyos, salamat sa napag-usapan namin. Gusto namin dito hindi makapag-take advantage sa church o ang church mag-take advantage sa mga ibang nag-work at mga sa ministry. We pray na lahat kami, ma-inform kami ng inyong salita at maggawa namin to in full obedience sa inyo and humility. Panginoon, gusto namin kayong pasalamatan for the many, many years. In fact, we don't know kung talagang matitigil na to o may darating pang mga blessing. We just welcome it. But Lord, napaka-grateful namin. Sino man ang mga tao na yon na ginamit mo, we are grateful. Ang inyong lingkod, lalo na ang mga maraming mga members dito at ang iglesia, we only have a grateful, not a complaining heart. At nawa nga, with all humility, tanggapin namin in your providence, ito yung binibigay mo sa amin. At ito dapat, dito kami mamuhay. Ito yung means. We should live within the means at maging masaya kami dito, makapaglingkod kami. So, nawa, kaming lahat, pastor, deacons, and members, matanggap namin to. Nang sa gayon, eh, magkaroon kami ng mga savings pa at maasikaso namin ang iglesia namin on this matter. At mas makakapag-focus kami sa spiritual ministry namin. Maraming salamat din sa mga kapatid namin na nakinig dito, hindi man namin members, nawa, hindi sila natisod, nawa, naintindihan nila ito. That sometimes we talk about these things, for sure sa kanilang mga families, relationship, marriage nila, they talk about these things, but we hope na hindi ito maging main message namin, na at the end of the day, ang main message namin is the glorious gospel of Jesus Christ. In fact, kaya namin ito pinag-uusapan para ma-maintain na dire-diretso na may preach ang gospel ng Panginoong Yesus dahil ito ang pinakakailangan namin, hindi ang pera, hindi ang lumabagay. We give thanks to you, we give you praise in Jesus' name. Amen.